kalma lang, kalma kahit magulo. At nagbabalik tayo sa High Talk. Ako po si Dimples Romana. And ako naman si Angel Romana. Huh? Aquino. Aquino? Huh? Angel Aquino? And we're going to interview now Rox Chi. Okay. Ito na po. Papasa na po na. Paano yung boses? Thank you, Tommy. Akala ko kayo. Akala ko kayo mag-interview. Magsiupo na kayong dalawa. Humupo na nga kayo. That was... sige na nga, you did an okay job. Okay. So ready na ba kayong dalawa? Oh my God, I'm such a fan of the two of you. I'm such a fan also. Thank you so much. I think kaya pinagtapat no ate, because both are very intense actors. How do you feel being partnered together? I think one of the most mature or more mature plots, no? Yeah. Nag-expect na po kami agad ng intense na scene. Kasi lahat po ng pinitch sa amin doon, parang intense po talaga. Tapos kaya nagulat po kami na pagdating po sa taping, biglang hindi pala kami yung couple. Kaya, si Zijan pa pala. Kami pala ni Kuya Zijan. Medyo marami pong mga twist. Were you happy with the development of your characters? Super! Opo, kasi hindi ko po in-expect na ganun po yung magiging dynamics namin, on and off cam, yung pagtanggap po ng casual viewers, and yung kami po mismo sa isa't isa as Roxy and Archie. Sobrang unexpected and happy na ganun po yung kinalabasan. Lija, ikaw, kasi syempre parang bata ka pa, pero you kinda see na ata, diba, na parang yung path na tinitake niya, it's not the usual. Very intense and and deep na agad for somebody na young. For somebody young. How do you attack the roles? Kasi habang nangyayari yung High Street, nangyayari din yung Batang Quiapo. Super hard, especially at first. Kaya initially, when they pitched High Street, I was very cautious dahil never pa ako nagsabi ng project, even films or especially TV, ibang usapan yun. Pero nung sinabi nga sa akin ni Trek Eric, I think, and Sir Rondel na, you know Archie already. I mean, ilang buwan mo siyang kilala, ilang buwan mo siyang kaibigan. So sabi ko, okay, edi, G. They're very different characters. With Batang Quiapo kasi nakapag-explore ako, I had a month to prepare. Sa High Street naman, dun lang sa basis of getting to know these characters and how I know Archie and how I think he would be after everything he went through and yung love niya for Roxy, of course. We can really say na, tatak Elijah yon. Si Elijah lang yung makakagawa nun. And makikita mo talaga yung individuality ng bawat character na pinoportray niya. Pero we really felt yung absence nung ano nyo. Parang na-miss talaga namin yung Rox Chi in the first half of High Street. Yes, we Me did. Too. Yun din po sabi namin kay Derek Onat. Pag may nawawala, mas hinahanap. My which point. Is true. My point. Do you have questions for Rox Chi? For the both of you siguro, grabe yung pag-shift ng emotions nyo from, like even within a scene. Paano yung nagagawa yun? Na, how were you able to develop that kind of skill? Thank you for that question, Ralph. Thank you so much. I think we just commit and we just jump into the scene. We understand yung objective na kailangan ng eksena. Kailangan lang namin i-justify yun. But at the same time, kaya siya masaya with Sai kasi alam ko na manggugulat siya one way or another. Paano? Hindi kami magugulat sa ganun. Pero yung gulat in terms of like the choices. Kasi when you read it as an actor, parang meron ng initial choice and like i-assume mo na ganito yung reading niya, ganito yung niya gagawin. But Sai always does it different. So I'm challenged to do better na ayusin pa. And gulatin din siya kung kaya. Cyril would tell me nga na may mga eksena kayo. Parang magbabranch out siya into an area na hindi nyo pinaplano. And I guess that really worked out for the both of you. So marami ba kayo mga ganong eksena? Opo, marami. Halos lahat po ganon. Parang hindi kami nag-overpractice ng mga scenes. Kasundo kami dalawa. Pag hindi namin pinapasa mas okay. Parang on the way sa set, dun po namin siya binabasa. Ayoko lang po na na-overanalyze ko yung sitwasyon kasi masyado ko na pong natuturuan yung sarili ko how to react. Gusto ko po, parang first time ko naririnig lahat, yung information, first time po lahat dadaloy sa akin. So lahat po ng reactions ko, lahat po ng responses ko, raw.
para doon po siguro pumapasok yung tanong ni Ralph na bakit pati yung mata namin nangungusap. Kasi po siguro sa mismong scene, doon ko po siya pinaprocess kaya parang may mga nuance na first time kong naririnig. Ako sa totoo lang ate, medyo nag-agree ako kay Cyril. Kasi ako, I cannot memorize the line prior to the scene. Kailangan sa akin within the movement. Yeah. And dahil sa sama ng ugali ng character ko, parang ang nangyayari, kinokontra siya ng loob ko pagka binasa ko kaagad. I have to have very least, close to little amount of time na marinig ko kung paano siya. So gets ko si Cyril doon. I want to understand kasi dahil ang ganda ng dynamics niyo. Pero sa inyo ba, sinong mas mapagbigay, sinong mas madamot? Parang pantay po. Ang pagiging madamot? Ang pagiging mapagbigay. Oh boy, pantay yeah. Madamot. Yeah, yung pagiging madamot, hindi, that's not a bad thing. Ah. Yeah, ibig sabihin lang, meron kailangan yung character mo at kailangan hindi mo ibigay yun para meron siyang agitation ng konti. Diba? Parang ganun. Parang if in character, mas madamot si Roxy. Kinoconserve niya masyado yung talagang totoo niyang nararamdaman. So, hindi ko yun pwedeng mabigay kay Jello. Which, maglilid na wala siyang masasalo from Roxy. Magiging madamot talaga ako sa eksena. Pero may mga nuance na nabibigay na nagbibigayan naman. May mga nasasalo pa rin. I think Maggie wants to ask a bakit question. Bakit ka lumuluhod dyan, man? Do you think Roxy is genuinely happy this time? And then kay Jello naman, what would you tell 8-year-old Archie? Sa ending ba tayo magbabase? Or? Teka, it's a senior high. Ay, okay. Sa simula. Okay. Pilot. Si Miggy lang, di ba? Magtanong ka para may ambag ka. Siguro sa ending feeling ko, genuine na yung happiness ni Roxy kasi sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ang dami niya nang natutunan to the point na mas secure na siya sa emotions niya, sa choices niya, mas kaya niya nang maging matapang, mas kaya niya nang tanggapin yung totoo niyang feelings na hindi natatakot, hindi nagiging in denial. So feeling ko towards the end, happy na talaga si Roxy kasi finally, nakuha niya na yung matagal niya na gusto. Sana ko. Ako, 8 years old. Siguro kung totoo lang, no, sabihan ko siyang, ingatan mo yung kapatid mo, lumayo ka kay Gov, huwag kang maging bully. Hindi kasi kasalanan ni Archie yung nangyari sa kanya. So, I mean, he was just a product of his environment. Kaya, I'll tell him to take it easy, remember your core, and don't give up. Ganun lang. Yun, nakakaya naman. That's so beautiful. Tama naman yun. We feel for Archie. Yeah, we love Archie. Do you feel for Archie? Yes, super. Lalong-lalo na dahil sobrang kawawa sila ng magkakapatid. Si Sky, si Z, si Archie. Like, sobrang dami nilang pinagdaanan. Gusto lang nilang maging ng maayos na buhay, maging mabuting tao. So, glad ako na nabigay yon sa ending ng High Street. Parang dahil sa High Street, naiintindihan natin si Archie. Finally. Yeah. Yes. Tommy, you have a question? Yes, questioner. Meron kapag magkakaanak mo pinapasa yung si Miggy lumuhod pa doon. Na kay Jella yung mic. Ah, okay. Pag nagka-season 3 to, ilang anak yung gusto nyo? Bakit ka muna galit? Galit? Ako galit. Napagbintangan kasi siya, tinatago yung mic. Pinersonal niya yun. Bakit muna kami tinatarayan? Ilan? Sa Seda pa nga lang, inaasap na natin sila. Nakakatakot naman yung kwentuhan nyo dun sa ganun simula. Ang tanong, kung ilan ang anak na gusto mo? Ang pasok mo kagaya sa Seda pa nga lang. Hindi, kasi inaasar. Ano ba yan, Sayrin? Hindi, inaasar po namin si Direk Onat na ibalik na si Archie para may baby number 2. Pagsabahin mo kaagad yung phrase. Okay po, kasi na-nervous ako eh. My God, may nangyayari pala sa Seda. Hindi po yung ano, yung promo keme. Ano? Promo po! Promo! Promo natin! Pero ilang kids nga? So, ilang kids nga? Two! Hindi mo sila? Ako two. Dalawa, yun lang kasi yung tanong ngayon. Meron pa kayong paseda. Ganun po ako sumagot, may background and the background studies. Oo. Alam mo, in fairness, sa lahat na sagot mo, may background ka talaga dyan. Marami po yung mapa. May research pa yan. Okay na, tama na agwa. Tama na agwa. So, ilang? Ilang anak? Nag-research ka din? Two. Ni-research mo din yun? Based on ako feeling si Roxy kung 2, feeling ko si Archie gusto yung marami kasi bakit? Kasi ano, yung mga daddy issues ni Archie, 'di ba? Yung gusto niya maging mabuting tatay. You wanna make up. Pero I feel like kung if ever, baka gusto niya rin ng one of each. Alam mo, sorry ah, gusto ko talaga seryosohin yung sinasabi mo, pero hindi conducive yung mga tao sa likod, hindi sila nakikicooperate. Iba. It's okay, guys. Ako na lang magtatanong sa'yo. What was it like
yung process of preparing how to act like a single mother. Dahil, yun nga, nakakulong si Archie. So, yung pinaka-pinaghandaan ko po dun is yung process nung giving birth. Ano yun? Nag-research ka? Nanood ako ng mga documentaries ng mga teenager talaga na nagigive birth. Siguro magandang factor din na panganay ako kasi dun ko rin po parang binuhos kung paano po siya nagiging leader sa isang family. Breadwinner din po ako. So parang dun ko din nailabas yung pag-act up na single mom na parang talagang siya lahat. Dun lang talaga ako super nag-prepare sa panganak. Kamusta working with Argus? Sobrang ano siya, happy pill. Wala namang ganong preparation yung kay Argus. Parang madalas lang ako madistract kasi siya din nadidistract. Nagbibigay ng instruction, bigla siyang magsaslide, bigla siyang nasa taas ng truck. So parang ako din gusto ko na lang din siyang itulak, tapos maglaro na lang din kami. Hindi magtulak-tulak okay. Kasi sabay naman kung nagsasalita siya sa iril kasi hindi niya dinidiretso. Kanina tinatanong ilang baby alam niyo po sa SEDA, okay. Ngayon naman ang tinatanong ko, kamusta experience sa bata? Ang cute niya po, gusto ko na lang siya itulak. Itulak sa laruan kasi nga po nakasakay siya sa truck. So okay. Magbo-broom-broom kami sa okay. truck. Thank you, Agua. Lastly na lang for them, ate. Ano ang pinaka-paborito niyang scene ni Roxy? Ang favorite ko po yung sa car scene kasi nga po parang isa po yun sa pinaka-brave na nagawa kong scene. Tsaka first time. Ay, yung sa car scene po, doon po nabuo si Argus. Ay! So, okay. Para ako ng sangria. Ako atang kailangan uminom. In the first time ko po kasing gumawa ng ganong intimate scene. Yeah. Eh, si Jello naman po may mga nagawa na siyang ganong show, ganong movie. Uh-huh. And masyado na pong binibasic ni Jello yung mga ganon. No, hindi ako walang ganon. Binisik mo yung car scene. Yun ang sinabi niya eh. First car scene ko din yun. Oy, first car scene ko yun. Okay po. Feeling ko yun po yung sagot ko before. Pero ngayon, yung ending. Kasi parang sobrang long overdue na yun. Yeah. Sobra. Siguro ngayon, sa High Street, yung favorite ko yung buong birthday party ni Riley. We were just having fun with the scenes and doing the scenes with them pa. Ina-enjoy lang namin. And at the same time, meron din tayong heavy scene dun eh, no? Nung time na yun. Ito talaga, pagdating sa heavy scene, ang dali lang. Ang linaw nung objectives, nung units. Ang dali-daling ka-eksena. So, yun yung siguro yung favorite ko sa High Street. Yeah. Ganda. I think yun din ate. I agree. Like so, tapos may mga naka-costume. Oo, mukha kaming M1. Super cute no? Bita si Tori doon. Puso. Hindi si Tanya masama din naman. Hindi. Ah, wala ko. Masakit na yung ulo ng nanay nyo. Makakasama na natin si Sky sa pagbabalik na Sky Talk. Siya ang utak, puso at kaluluwa ng senior high hanggang High Street. This was very close to the heart of Sir Deo. He really believed in all of you. And he really wanted her to do it. Ang ganda talaga ng story. Grabe yung naset na standards ng senior high. It's more than just a project kasi it's an advocacy. Mas maaga tayo na mature dahil sa lahat ng pinagdaanan natin. Isang taon ko siya pinortray. Tapos na siya. Naka-move on na din ako. Check mo yung ano ko. Check mo lang. Ate, Dim, sorry. Pinost mo pa ha? Kalma lang. Kalma kahit magulo.